Magandang araw, mga bata! Handa na ba kayo para sa ating bagong aralin? Ako, si Teacher RD, ang makakasama ninyo dito sa Masaya, Makulay at Malikhaing Pag-aaral dito sa Kindergarten! Halika at sama-sama tayong matuto dito sa Puerto Princesa Dream TV! Handa na ba kayo sa ating aralin sa kindergarten? Sa araw na ito ay ating pag-aaralan ang most essential learning competencies, identify one's basic needs and ways to care for one's body. At ang mensahe sa araw na ito ay, ang aking pamilya ay kumakain ng mga pagkain na galing sa iba't ibang mga pinagmulan. Bago tayo magsimula, ay samahan niyo muna ako at sabayan sa pagsayaw at pag-awit para sa ating ehersisyo. Simulan ang gawain ng buong sigla. Palakpak, palakpak, tayo'y pumalakpak sa kanan. Tayo'y mag-ehersisyo ng katawan ay sumigla. Tayo'y mag-ehersisyo ng katawan ay sumigla. Alamin naman natin ngayon ang mga araw sa isang linggo. Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Sabay-sabay nating awitin ang pitong araw sa isang linggo. Halina, awitin! Ngayon ay Lunes! Ano naman kaya ang araw natin kahapon? Mahusay! Kahapon ay Linggo! Kung ngayon ay araw ng Lunes, ano naman kaya ang araw natin bukas? Tumpa! Bukas ay Martes. Balikan natin ang salitang Lunes. Sa anong titik ito nagsisimula? Magaling! Ito ay nagsisimula
sa titik? L. Ang tunog ng L ay Lunes. Kamusta naman ang panahon sa inyong lugar? Gusto niyo bang malaman? Maaari bang sabayan ninyo ako sa pagsayaw at pag-awit ng awit ng panahon? Alamin naman natin kung sa anong titik nagsisimula ang salitang maulan at maaraw. Tama! Ito ay nagsisimula sa titik M. Ang tunog ng titik M ay maulan. Maaraw. Mahusay! Mga bata, naaalala niyo pa ba ang ating nakaraang aralin? Magaling! Tayo ay may isa, dalawa, dalawang kamay. Kaya kong hawakan o hipuin ang mga bagay na makikinis at magaspang, matigas at malungkot na mga bagay gamit ang aking dalawang kamay. Handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Kung ganon, siguraduhin na sa maayos kayong pwesto at malinaw akong naririnig. Magandang araw, Monmon! Magandang araw, Mona! Mukhang ang dami namang nakalagay sa ating mesa. Ano-ano ang nakikita mo sa ating mesa, Monmon? Nakikita ko po ang iba't ibang uri ng mga pagkain. Ano-anong uri ng mga pagkain ang nakikita mo sa ating mesa, Mona? Meron pong kare-kare, lumpia, chicken. Wow! Meron ka bang mga paborito, Monmon? Opo, paborito ko ang spaghetti, chicken, at potato salad. Ikaw, Mona, ano naman ang mga paborito mong pagkain? Paborito ko po ang bangus, lumpia, at kare-kare. Kayo, may mga paborito ba kayong pagkain? Alam niyo ba kung saan nanggaling ang mga pagkain na ito? Tara, samahan ninyo ako at sama-sama nating alamin kung saan nanggagaling ang mga pagkain na ating kinakain.
Ang ating mga pagkain ay nagmumula sa mga halaman at hayop. Tara, alamin natin kung ano-ano ang mga uri ng pagkain ang nagmula sa baboy. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng mga pagkain na nagmumula sa baboy. Nilagang baboy, pork chop, lechong kawali. Alamin naman natin ang mga pagkain na nagmumula sa baka. Ito naman ang ilan sa mga halimbawa ng mga pagkain na nagmumula sa baka. Kare-kare, beef steak, burger, corned beef, at gatas. Alamin naman natin ang mga pagkain na nagmumula sa manok. Narito naman ang ilan sa mga halimbawa ng mga pagkain na nagmumula sa manok. Itlog, tinola, chicken nuggets, fried chicken. Alam niyo rin ba ang mga uri ng pagkain na nagmumula sa isda? Alamin natin! Narito naman ang mga halimbawa ng mga pagkain na nagmumula sa isda. Sardinas, ginataang isda, daing, at inihaw na isda. Alamin naman natin ang mga pagkain na nagmumula sa halaman. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng mga pagkain na nagmumula sa halaman. Banana cue, suman, adobong kangkong, ginataang kalabasa, at bilo-bilo. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga halimbawa ng pagkain na nagmumula sa hayop at halaman. Maaari ba kayo magbigay ng mga paborito mong pagkain? Sa ito galing? Sa hayop o sa halaman? Mahusay! Masaya ako dahil alam na natin ngayon kung saan nanggagaling ang mga pagkain na ating kinakain. Para sa ating unang gawain ay tutulungan ko kayong hanapin ang mga pagkain na nagmumula sa hayop at halaman. Kunin ang inyong worksheet para sa ating ikasyam na gawain. Kunin din ang inyong lapis at pangkulay para sa ating unang gawain. Kung handa na kayo, ay maaari na tayo magsimula. Para sa panuto, kulayan ang mga pagkain galing sa hayop at pilugan naman ang mga pagkain galing sa halaman.
Natapos niyo rin ba ang inyong unang gawain? Tiyak akong nagawa niyo ito ng mahusay. Maaari niyo itong i-video o picturean habang ito ay ginagawa. Excited na akong makita ang inyong mga natapos na gawain. Maaari niyo ito i-send o ipadala sa ating Facebook group chat. Kumusta, mga bata? Narito ang ilang mga paalala bago tayo mag-reses. Bago kumain, ay dapat malinis ang ating mga kamay. Tandaan ang mga sumusunod na paraan sa wastong paghuhugas ng mga kamay. Basain ang mga kamay sa malinis o dumadaloy na tubig. Kumuha ng sabon at sabunin ng mabuti ang mga kamay. Kuskusin ang mga palad at likod ng kamay. Isa-isahing kuskusin ang mga daliri, lalo na ang mga pagitan nito. Banlawa ng husto ang mga kamay gamit ang malinis o dumadaloy na tubig. Patuyuin ng husto ang mga kamay gamit ang malinis na towel o pangunas. Malinis na ang ating mga kamay. Ngayon, oras na para manalangin. Pagdikitin ang mga palad, iyoko ang mga ulo, ipikit ang mga mata, at sundan ako. Panginoon, maraming salamat po sa mga biyayang kaloob ninyo. Salamat po sa mga pagkain na nasa aming harapan. Naway makapagbigay ito sa amin ng kalakasan araw-araw at katalinuhan sa aming pag-aaral. Amen. Tandaan ang mga sumusunod na gawain at mga alituntunin. Ligpitin ang mga gamit na pinagkainan. Itapon ang mga basura sa tamang lagayan. Paghiwalayin ang mga basurang nabubulok at hindi nabubulok. Nagawa mo ba? Ngayon naman, upang mapangalagaan ang ating mga ngipin, tayo ay nagsisipilyo pagkatapos kumain. Kumuha ng isang basong tubig. Kunin ang sipilyo at hugasan ito. Lagyan ng sapat na dami ng toothpaste. Sipilyuhin ang pataas at pababa ang mga ngipin sa harap. Sipilyuhin ding mabuti ang pagitan ng mga ngipin at mga sulok ng ating gilagid. Magmumog ng mabuti at tiyaking walang naiwang bula o toothpaste sa inyong bibig. Ugaliing sipilyuhin ang mga ngipin pagkatapos kumain upang maging malinis, malusog at maputi ang ating mga ngipin. Bago tayo dumako sa ating kwentuhan, ay sabay-sabay muna natin awitin at sayawin ang Edo Kwentuhan. Buksan ang iyong isipan, buksan ang mga mata. May kwento na naman kayong mapakikinggan. Halina at makinig, mga aral ay damhin. May matututuhan sa Edo Kwentuhan. Halina at makinig, mga nakakatanggap ba kayo ng mga pasalubong?
ano-ano mga pasalubong ang matatanggap ninyo? Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang batang excited nang matanggap ang kanyang mga pasalubong. Ano-ano kayong uri ng mga pasalubong ang matatanggap niya? Tara, alamin natin sa ating kwentong pinamagatang Ang Mga Pasalubong ni Lolo Ben. Maghanda, oras na ng kwentuhan. Ang tenga at ang mata ay ating buksan. Oras na ng kwentuhan. Magandang araw mga bata. Isang bagong kwento na naman na magmumula sa kaban ng mga kwentong pambata para sa kindergarten ang ating babasahin ngayon. Ako si Teacher Anna May mula sa Manuel Austria Memorial Elementary School, Puerto Princesa City, Division. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa mga pagkain iba-iba ang pinanggalingan na hango sa aralin sa 15th linggo. Ito ay pinamagatang Mga Pasalubong ni Lolo Ben. Ito ay isinulat, iginuhit at binigyang buhay sa anyo ng multimedia ng inyong lingkod, Teacher Anime Hermoso Reyes, mula sa Manuel Austria Memorial Elementary School, Puerto Princesa City, Division. O, handa na ba kayo? Halina at makinig! Laok ng manok. Matay, iminulat, iniayos ang buhok. Masayang bumangon itong si Bingbong. Darating si Lolo Ben, dalaoy kanyang bayong. Lolo Ben, Lolo Ben! Masiglang pati ni Bingbong. Ano po ang inyong mga pasalubong? Agad niyang binuksan ang papel na supot. 5 banana cube sa dahon ng saging ay nakabalot. 5 mainit-init na bibingkang bigas. Masarap na ipares sa sariwang gatas. Mayroon ding bilo-bilong, malagkit at malapot. Sarap na sarap si Bingbong na sisinghot-singhot. Agad ding naghanda si Nanay Bilen. Inilaga ang 5 itlog na dala ni Lolo Ben. Bingbong, tulungan mo ako. Tahipan natin ang bigas at gagawin kong masarap na biko. Uwi ka ng kanyang nanay na hawak-hawak ang bilao. Apo, may dala din akong 5 malulutong na bayabas. Masarap at matamis, saktong panghimagas. Maya-maya ay bumukas ang tarangkahan. Dumating si Tatay Bong na may balding tangan. Dala-dala niya ang 5 malalaking mga isda na nagpupumiglas. Agad nilinis ng kaniyang nanay at isinigang sa bayabas. Hapag kainan ay agad iniayos. Inilatag ang mga plato at mga kubyertos. Ang pamilya ni Bingbong ay masayang lubos. At dito nagtatapos ang kwentong Mga Pasalubong ni Lolo Ben. Mga bata, lagi nating tatandaan na dapat pahalagahan ang mga natatanggap mula sa ating mga mahal sa buhay.
malaki man o maliit ito, ay dapat ipagpasalamat. Hanggang sa mga susunod pang mga kwento mula sa mga kwentong pambata para sa kindergarten. Ito si Teacher Anna May na nagsasabing hanggang sa muli, paalam! Bakit masayang bumabangon si Bingbong? Magaling! Dahil excited na siyang matanggap ang mga pasalubong ni Lolo Ben. Anong bagay ang laging dala ni Lolo Ben tuwing bibisita kina Bingbong? Tama! Lagi niyang bit-bit ang bayong na naglalaman ng mga pasalubong. Sa mga pasalubong ni Lolo Ben, anong mga pagkain ang galing sa mga hayop at mga pagkain naman na galing sa halaman? Mahusay! Ang banana queue, bibingka, bigas at bayabas ay mga pagkain na nagmumula sa halaman. At ang itlog naman ay nagmumula sa hayop. Handa na ba kayo sa ating susunod na gawain? Kunin ang worksheet para sa ating ikalawang gawain. Tignan natin ang balangkas ng tahanan. Ano ang hugis ng bubong? Magaling! Ito ay tatsulok! Ano ang hugis ng bintana? Mahusay! Ito ay marisukat! Anong hugis ang pintuan? Tama! Ito ay parihaba! Nakikita kong handa na kayo. Simulan na natin ang ikalawang gawain. Para sa ating huling gawain, tayo ay maglalaro at tatawagin natin itong Pass the Egg. Kasama ng pamilya at kalaro, bumuo ng dalawang grupo at maglinya. Ang pinakamaliit na kasali ang siyang nasa unahan at may hawak na itlog. Sabihin ng magulang ang panuto ng laro na ibibigay ng nasa unahang manlalaro ang itlog. Idadaan sa pagitan ng kanyang mga hita at ibigay ito sa kasunod na manlalaro na nasa kanyang likuran hanggang makarating ito sa dulo na hindi nababasag ang itlog. Ang unang grupo na mauunang matapos
at hindi nabasagan o nahulugan ng itlog ang siyang mananalo. Nasayahan ba kayo sa ating aralin? Natutuhan natin ngayong araw ang pinanggalingan ng mga pagkain na ating kinakain. Dahil nakinig kayo ng maayos sa ating aralin ngayong araw, meron kayong isa, dalawa, tatlo. Meron kayong tatlong mga bituin. Hanggang sa muli nating pagkikita para sa mga susunod pang episodyo. Palaging tumutok dito sa Puerto Princesa Dream TV kung saan kayong mag-aaral ang tunay na bida. Ako, si Teacher Ivy. Hanggang sa muli, paalam!